Number one, piliin mo dapat yung breeder na gusto mo at yung nananalo linyada. Pangalawa, ibigay mo na lahat sa breeder. Pangatlo, huwag mong titipirin yung pag may inakay na siya. Pang-apat, tutukan mo. Actually, yung mga breeder ko na yan, 4 times a day ako nagpapalit ng tubig. Kada kakain yan. Kunyari, nagpakain ako, lagyan kong tubig. Pakain ako ng alas 7. Pakain ako ng alas 10 ng maga. Pakain ako ng alas 1. Pakain ako alas 5. 7, 10, 1, 5. Saka 8 ng gabi, nagpapakain pa. Grabe mga kadapaw. Kasi may ilaw ako, boss. Magastos yung ano, yung pagbi-breed mga kadapaw. Sa atin lang, dalawang beses lang tayo magpakain ng breeder. Dapat, huwag mong tipirin. Ito, dumo na. Yan, mga kadapaw. Kasi, natalo ka niya. Pero importante, kumurot ka sa overall. Diba? Narinig nila yung pangalan mo. Kasi yung panalo, boss, nandyan yung swerte. Swerte ka lang, nalo ka. Kasi season mo eh. So, tandaan natin yung mga kadapaw, no? Yung sinabi ni Boss James na... Swerte ka lang, nanalo ka. Pero season mo, natapat sa'yo na ikaw yung talagang season mo manalo, ikaw yan. Walang makakapigil yan. Sabi nga ni Edwin Muli, di ba? Kung season mo, walang makakatalo sa'yo dyan. Pero, hindi mo pwedeng kipraise na araw-araw pwede kang manalo. Yun, mga kadapaw. Diba? Kasi yung iba sa atin, mga kadapaw, no, how tayo manalo, ano na yung ginagawa natin sa ibon? Gawin mo yung the best natin. Gawin mo yung the best sa breeding. Ibigay mo lahat. Kumuha ka ng maayos ng mga linyada. Maayos talaga yung mga nagpapanalo. Marami naman dyan, boss. Ngayon, kung hindi mo kaya yung presyo nila, ibiganin mo. Agaya ko, meron mag-PPM siya, hindi niya kaya yung presyo. Tatanungin ko siya, interviewin ko. Pag maganda yung sagot niya sa akin, medyo napaitan ako. Punta ka rin sa bahay, dala ka sing-sing. Pero huwag ka magmamadali. Yun, mga kadapaw. Dahil hindi porkit sining-singan kita pag isang buwan may ibon nga na, hindi ganun. Kasi mayroong mga nakuna at yung iba hindi ko mapagbigyan din, hindi ko rin matindihan. Pero huwag kang magmamadali. So yun mga kadapaw, isa na tayo dun sa nagpapasalamat kay Boss James na binahigyan niya tayo ng linyada. Anbi pa mga kadapaw, rektang anak ng producer niya. So ibang klase si Boss James mga kadapaw. Saka pangalawa, lagi kong advice sa mga newbie, yung sinabi ko nung una yung vlog mo na huwag kayo masyado aggressive. Kasi sa pag-iipon, ano yan, tiyaga, timing, proseso, saka bulsa. Apat yan eh. Kasi kung yan, muha na ibon sa champion. So champion nga na, walang ganun. Walang ganun, boss. Kasi mismo yung kinuhaan mo, hindi niya rin masigurado kung magcha-champion siya. Diba? Yun, walang tama ganun. Yun, boss. Ngayon, nandun ka na sa level na mga 20 to 30% na may porsyento na yung ibon na mananalo kasi galing nga sa champion. Pero, hindi 100% magcha-champion ka. Ano ba yung magpapa-champion sa'yo dyan? Yung focus mo sa ibon, yung pagmamahal mo na sinasabi mo nga kanina, Botji, na kailangan sa pag-ibon, mayroon TLC, Tender Loving and Care. Yan, mahalin diba? Natin, no? Kasi hilig natin yan eh. Hindi natin pwedeng nag-alaga ka lang tapos kinulong mo sila. Ito pa, isa pa, boss. Ito pa pala, may tip pa pala ako. Yan, isa pa. Malimutan ko na naman. Magandang kwento kasi dito, mga kadapa. Ano, magkikwento kami dito. Kasi ito, totoo naman to eh. Kasi kagaya niya mga nakakulong na yan, hindi sila sasawahin, wala sila sa laya. Punta, naghahanap ng mga kailangan nila yan, boss, ng katawan nila. Ano may mga kailangan nila, kagaya na ito. Pabit na, bibili na ulit ako. Ito, itong grits. Yan, grits mga kadapa. Kasi kung sila nasa wild, bababa sa lupa yan, tutuka-tuka ng mga minerals yan. Kailangan nila yan. Ngayon, nakakulong sila. Kung bakit tayo, boss, para saan ba yung grits? May nagtanong sa akin yan eh. Bakit may mga bato-bato? Kasi nga, nakakulong sila. Instead na sila nasa laya, na tutuka nila yung mga kailangan nila, hindi nila matuwa dahil nga, nakakulong sila. Ikaw ngayon yung magbibigay sa kanila nito. Yun, mga kadapaw. Para kaya merong grids. Tapos, merong redstone. Ito, bus na nga eh. Magkaiba pala, mga kadapaw, yung ginagamit. Wala na yung redstone ko, naghalo na nga eh. Kasi, shell grids, tapos Taiwan soil na redstone. Ngayon, lahat yung kailangan ng ibon yan. Kasi yan yung ngipin nga nila eh. Yan yung nagdadigest ng pagkain nila. Tapos pangalawa, meron ako mga yero dyan, tumapansin mo sa gilid ng bahay namin, isa pang tip to,
may mga yero dyan na talagang nilalagay ko sa ulanan at nilalagay ko sa arawan. Para saan? Para kalawangin. Ngayon, ba't kailangan ng ibon ba yan? Yan niya, kalawang. Kailangan yan. Bakit ka mo? Pansinin mo yung ibon mo. Pag nasa bubong yan, tukanan-tukanan ang mga kalawang yan. Kasi kailangan yan, iron yan eh. Diba, grabe mga kadapo, no? Nalagay mo dyan yan, boss. Pati yan, mga kadapo, no? Na-observe ni Boss James. Tapos pangalawa, every month, twice a month, nagbibigay ako ng uling sa ibong ko. Yun, ginagawa rin natin yan, mga kadapo. Para saan ba yung uling? Charcoal yan, di ba, boss? Yung uling. Para saan ba yan? Para sa mga pagtatay ng ibon. Cleansing yan. Cleansing yan. Antioxidant. Kasi kung yung pansinin mo yung Kremil S, may isang cup ng charcoal yan eh. Di ba? Isa rin yan. Sinusubuhan ko ng mga gabutin lang mais yan. Isa-isa yan. Binibigyan ko lahat yan. Kasi importante yan, boss. Kaya nga sabi ko sa pag-iibon, pinulong mo sila, ibigay mo yung kailangan nila. Yun, mga kadaba. Diba? Kasi wala sila sa wild eh. Kung nasa wild sila, kaya nga sabi nila eh, may mas malakas yung nagbibreed ka na yung ibon mo eh, flyer. Bakit ka? Kasi nga pare, buksan mo lang yung loob. Lalabas yan, tutukaya ng kung ano-ano tutukayin nila, ng kailangan nila. Eh pag nakakulong yan, kagaya niya, mga nakakulong, paano nila makakain yung kailangan nila? Di sa ibibigay mo yun. So tayo na mga kadapaw, yun yung sistema. Pasok sa sistema yung boss. Yun. Yun yung sistema. Kasi tayo, ang pag-uusapan natin dito boss, hindi yung kung ano, pag-uusapan natin dito about sa kailangan ng ibon. At kung paano. Kasi kung pag-uusapan lang natin dito, ba-vlog mo, tapos hindi ko sabihin siya yung mga ginagawa ko. Eh, magsisekreto lang tayo dito. Wala na mangyari sa vlog natin ito. Kawawa naman yung mga viewers mong sumusubaybay sa'yo. Sasabihin nila sa'yo, boss, ang pangit naman ng content mo na vlog na yan. Wala kaming natutunan, di ba? Yo, mga kadapaw. Dapat may matutunan, di ba, boss? Kasi, kung ipa-vlog mo ko, lahat ng gamot ko dyan, eh, hindi ko ipapaliwalag siya, ba't ko ginagamit? Ano pang kwenta nung so yung mga kadapaw. So ngayon mga kadapaw, no, hindi pa naglalaro si Boss James. So lalaro ako ngayon next year. Oh. Next year maglalaro si Boss James, baka dito tayo mag-abang sa kanya, i-vlog natin yung arrival ng ibon niya. Kasi, so bibigyan tayo ng panahon ni Boss James para makita niyo. Kasi actually dito sa atin, lahat naman yan nire-respeto sa ating pansier. Ang hindi ko lang kaya respeto yung mga pansier na mga sinungaling. Yun, mga kadapaw. Yan ang hindi ko kaya respeto. Pero kung ikaw, nakikita ako sa'yo na isa kang champion na talagang ka-champion-champion, bawa ko sa'yo. Saludo pa ako sa'yo. Kaya sa pag-iibon natin, sabihin natin totoo. Ayun, ako hindi naman ako perfecto boss eh. O, diba, dumarating din tayo, nagkakaproblema rin. Pero ipilitin natin may tama yung problema. Diba? So, yun mga kadapaw, no? So, last na tayo, Boss James. Ano yung masasabi mo at mahahayag mo sa atin sa mga newbie ngayon na gustong maglaro sa club? Hindi lang dito sa Aklan at maging sa ibang lugar. Kung ano yung uumpisahan nila bago sila bumili ng materyales, tsaka paano sila mag-alaga ng ibon. Sa mga newbie, tip ko lang, kung ikaw ay estudyante, huwag ka muna maglaro. Bumili ka ng breeder na magaling na. Huwag ka magtipid, mag-ipong ka. Kasi ako, bibili ako ibon, nag-iipon din ako. Pamasahe pa nga lang sa barko, mahal na eh. Balikan, mamanila eh. Mag-ipong ka kasi kung ikaw ay estudyante, unang-una, hindi mo magagawa manalo na basta. Kasi imbis na tutukan mo yung ibon, nag-aaral ka eh. Mapupunta yung oras mo sa pag-aaral. Kaya ang pinakatabis niya, mag-breed ka lang muna. Magparami ka ng mga champion. Pagka medyo okay na yung oras mo at wala ka nang maging problema, doon ka palang mag-umpisa sumali sa race. At least may pundasyong anak. Meron ka na nabuong pundasyon. At pangalawa, sa mga may asawa naman dyan, bago kayo mag-ibon, mag-usap muna kayo mag-asawa. Yun, tama yun, boss. Oo, kasi sabihin mo sa kanya yung totoo, gusto kong mag-ibon para mayroon akong hobby na talagang bata pa ako, gusto ko to. Sana wag mo kontrahin or ano, para magaan yung pasok sa atin. Kailangan yan sa pamilya, mga kadapaw. Kasi kung hindi ka susuportahan ng misis mo, mabigat yung boss. Kaya nga eh. Kada bibiloy mo,
Bibili kang ganyan, magkano na yan? 400 plus na agad yan. Yung pagkain ng kalapati. Yung nakaraang vlog nga natin sa kanya, kay Boss James, bibili niya lang yung mga vitamins na anak niya. Kaya, binibigay niya sa... Ito, mas marami pa yung vitamins ng kalapati ko. Binibigay niya sa ano, sa ibo niya. Ayan, no? Yung mga vitamins ng... anak ko. Yan, ganyan katotok si Boss James. Makadapaw. Hindi naman sa ano, makadapaw, no? Marami na siyang napatunayan dito sa aklat. Hindi naman tayo nagkukumpara sa mga champion dito. So, sa atin lang, makadapaw, no? Nakikita natin yung talagang, ano niya, dedikasyon sa pag-iipon. Marami sa kanyang nag-a-avail, hindi lang niya pinagmamayabang yan, mga kadapaw. Marami, iba't ibang lugar, boss, at nananalo na yung mga ibon ko. So, iba't meron niya tayong i-vlog kung papayag, ibon ni Boss James, all around na siya, mga kadapaw. Tinatawag na si Mr. Kunat, mga kadapaw. Grabe, ilang overall na yun, mga kadapaw. Tsaka matindi siya ibon na yun, walang pahinga. Walang pay ngayon, mga kadapaw. Ang karera namin dito, pag natapos ngayong linggo na to, susunod na linggo, may karera na naman. Nung nakaraang pooling, lap winner siya, mga kadapaw, no? Nag-lap winner. Grabe yung ibon na yun. Tsaka, ang malupit pa doon, mga kadapaw. Newbie siya. Tapos, yung ibon na yun, na ano pa yata yun, na palkon. No? Grabe, mga kadapaw. Actually, yung nag-first overall sa Capiz, yung kay paring Gerald Dama, related yun, magpinsan yun. Tsaka mag-related din, kadugo rin sa atin, mga kadapaw. Mga bago kong linyadang dinidevelop na actually wala, sabi ko nga, hindi ko napatira sa direktang anak. Sa apo ko nakita yung galing. Kasi ganyan sa ibon po, siya pa sikreto yan eh. Meron kong dalawang champion, nagka-problema, ayaw mag-produce. Ito ah, kwento ko lang, ayaw mag-produce. Gawin mo, subukan mo pa rin yung anak na gaming breeder. Kasi... merong ibon madamot sa direktang anak magpasa, pero yung anak niya, yun ang nagpo-produce ng mga winner. Yung magiging apo. May mga ganyan. Hindi siya maganda na producer, pero pagdating sa apo, galing. Kaya may sinasabi tayo sa bag natin, mga kadapaw, no? Na kung dalawa yung anak niya, merong good flyer at merong good breeder. Hindi siya producer, pero good flyer. Hindi naman siya good flyer, pero producer. Yun, mga kadapaw, no? Ganyan yan, eh. Saka ano yan eh, isa pa sa mga newbie, unahin nyo muna yung manalo bago kwento. Kasi dyan maraming ano eh, yung nauuna, nakabili ng ganito, expectation na nila, malayo sa reality. Yung reality pala, diba? Gulong. Diba boss? Kasi yung expectation, kunting na lumabas yung tatuwa-tuloy ako eh. Yung expectation kasi, dapat mangyari muna sa realidad. Yun, mga kapaw. Kasi kung hindi nangyayari sa realidad yung expectation mo, eh huwag ka na muna mag-isip. Imagination lang yun eh. Sa kalapati, boss, mahirap mag-imagine, maraming magagaling. Ito yung pagkakaiba naman ng manok sa karang kalapati. Sa manok, isa lang kalaban mo. Pero sa kalapati, libo. Libo, mga kapaw. Yung isa mo, laban sa libo. Tsaka mga ngawit yung leeg mo sa kakanta eh. Manda, yung manok, ilang segundo. Tapos na. Yung pinakamahaba, 10 minutes. Kaya nga, sinasabi ko, sa mga newbie, huwag kayong aggressive. Pag nakabili kayo sa champion fancier, focus kayo, i-develop nyo pa yung linyada, subukan nyo, ilipad nyo. Kasi yung pinaka-testing yan, yung ilipad mo eh. Ngayon, kung marami kasi newbie ngayon po, sa totoo lang, nakikita ko sa Facebook, grabe. Hindi pa nananalo, lintik na mag-ganan. Tsaka meron mga invento line, mga kadapaw, no? Halos. Meron pa nga ano eh, benta man eh. Yung ibibenta, maibenta lang yung ibon kahit di na linyada. Pinangyari sa kanya po, sinatawa ako eh. Binibenta niya yung ibon, pinapasok niya pilit sa linyada ko. Ngayon, tinanong ko, saan nakuha? Inalam ko. Eh, ayaw ko lang pangalanan, pero actually, napahiya yung tao na yun. Kaya sabi ko, kung bibili kayo at nakabili kayo ng ibon, kung gusto nyo, PM nyo ako. Hindi naman ako magsisinungaling, boss. May record book kasi ako. Naka-record sa akin yan. Alam ko yung ring number niyan. Tsaka sa itsura ng ibon, alam kong akin yan. Kasi yung mga korte ng ulo ng ibon ko, alam ko. Pag sinabi kong email yan, alam ko lahat yan. Pag sinabi ko ng Vandenbroek yan, alam ko lahat na itsura niyan. Pag sinabi kong Anby yan, alam ko lahat itsura niyan. Pag sinabi kong George Bull yan, sa Talukap, alam ko agad yan. Kasi mga George Bull, makakapal Talukap. Kaya yan, dahil ikaw nagkikreate niyan,
kung talaga nag-iibong ka, lahat yan, boss, ina-identify mo. Kung ano yung meron sa kanila, na sila-sila lang yung meron ganun. Yun, yung lahat sila may kanya-kanyang karakteristik. Kanyari, may linyada ka ng patista. Alam mo yung anak at apo ng ito. Oo, alam natin yun, mga kadapaw. Yun yung totoong nag-iibon. Kasi kung ikaw, nag-iibong ka na, banggit ka lang ng banggit ng ganito, ganyan. Nire-relate mo lang siya kulay, kasi kakulay, black chicken, black chicken. Hindi ganun, ha. May mga hugis yung ulo niyan, boss. Kumbaga sa tao, may mga fingerprint yan. Yun, na hindi pwede magkakaparehas. Magkakaparehas man yan, sa itsura, sa kulay, pero meron pa rin talagang unique na talagang makikita mo. Meron siyang identity talaga. Identity na talagang itong ibon na to, sa kanya. Yun yung sinasabi, kahit malayo pa yung ibon, ay alam na kaagad. Oo, alam niya na. Alam niya na, yun yung tunay na nag-iibon. Kaya ako, advice ko lang, tinanong mo sa mga newbie, relax lang. Enjoy nyo lang yung pigeon sport na papasukin nyo. Tapos, yung kaya lang ng budget nyo, yun lang. Kasi, magastos mag-ibon. Tapos, pangalawa, hindi basta-basta maka-acquire tayo ng ibon sa mga kilalang pancer. Kailangan, excuse me, kailangan medyo kibiganin mo muna sila. Tapos, kung talagang gusto mo yung linyada nila, maging totoo ka sa kanila. Ganun lang yung gusto. Yun, mga kadapaw. Maging totoo pancer ka lang sa kanila. Tsaka, yung isa pa, mga kadapaw, no, sa kapwa natin newbie, yung mga nadadagit nating ibon, papakawala natin. Ako, kasi may nangyari sa akin yan, actually marami na, kami ni Boyer, mga kalaban pa namin talaga, boss, nakaaway talaga namin personal. Kaso nahulihan namin ang mga ibon, sinuli namin, kasi ano yan, hindi naman atin yan, yun, hindi atin yan, boss. Kasi pag nangyari sa atin yun na nahuli yung ibon natin, ramdam din natin yung lungkot na nararamdaman pag nahuli natin yung ibon nila. Kaso sa amin, bihira nagsusuli. Pag nawala ng ibon, talagang wala na, nawawala. Gaya sa atin, mga kadapaw, no? Kasi may perso ban tayo, pero ayos lang, mga kadapaw, no? Sana, wala talaga, Sana mapalago nila at mapachampion yung mga linyada natin. Talaga, Saka, siguro, yan na yun. Yung huling masasabi ko lang, mag-ipong kayo, tapos huwag kayo mamburaut. Kasi yun, may puhunan yan, boss, mahal pagkain. Sa kagaya ko na nag-iipon, actually, yung binili nyo lang na halagang 1,000 o 5,000 na isang young bird, di sa gastos lang yun. Kulang pa yun. Talaga, makadapaw. Kulang yun. Sa pagbili pa lang ng materyales, kulang pa talaga yun. Tapos, personal pa nilang pipiliin yung breeding na gusto nila. Kulang yun, boss. Kaso, gawa nung pakikisama at marupok nga lang tayo, naibibigay natin kasi inaabol natin resulta . Kaya nga yun yung sinasabi ko na magkaroon tayo ng utang na loob sa mga taong pinagkunan natin na ibon. Kasi sa kahit na sabihin mo, paulit-ulit na 99% ikaw nagpanalo, yung 1% linyada niya, hindi mo pa rin mabubuo yung 100% na sa'yo yan. Kasi may 1% na yung ibon na yan galing sa kanya. Kaya pasalamatan mo siya. Yun, mga kadapaw. Hindi magiging champion yan kung hindi dahil sa linyada. Mag-credit talaga tayo sa mga nakuna natin. Kasi laking pasalamat ng nakuna natin na ikikredit natin. Hindi naman nangihingi yan. Balato. Hindi balato siya. Yung sa kanila lang, mga kadapaw, no, yung saya na maipanalo mo yung linyada niya. Na ginawa nila. Yan, mga kadapaw. So, maraming salamat sa iyo, Boss James, no? Wala pa tayo shoutout, boss. Meron. Kung ano yung gusto mo i-shoutout dyan. Shoutout ko muna yung gumagawa ng tractor ko ngayon, ng loop ko, si paring Lito, Tolich. Yan, Tolich Loop, yung na-vlog din natin. Si paring Padong. Padong Gonzales, kapatid ni Benji. Kapatid ni Boss Benji. Si Maki King. Saka sa club ng ARPS, sina-shoutout ko nga pala si paring Chiron, si Paraket, at lahat ng mga tambay yan, sila Boy R, lahat yan, sina-shoutout yan. Tapos pangalawa, sa Kapis naman, sa Amindan, sina-shoutout ko nga pala si paring Jess, saka si Sheldon Luke, tapos sa Kapian, si Jung, saka si Roy, yan, sila paring Dennis, sila Sky, Shark, Demoy. Saka meron pa siya shoutout mo. So yun, muntahin natin mga kadapaw yan. Shoutout ko lang si Boss Kenny Shine. Anyo, na tiga Hamindan, na tiga Bacolod. Yan, mga kaibigan ko yan. Mga sinashoutout ko, lahat yan. Mga si paring Kim Libanya,
ng panitan, pare. Mga kaibigan natin yan, saka yung mga taga Maynila, sila pare Leo, sila Jay De La Paz, sila Omi Sarmento, Abet, lahat yan, sinashout ko lahat yan, pare. So yun, mga kadapaw, grabe. So shout out sa inyong lahat, mga boss. Saka isa pa, wag na wag nyong kakalimutan na i-subscribe, yun, at i-like, at i-share, at notification bell, yung Aklan Flyers TV. Oh, maraming maraming salamat, Boss James. Oh, sa mga hindi pa nakakapag-subscriber sa Kadapaw, sa Aklan Flyers TV, mag-subscribe na kayo kasi marami kayong matututunan kay Boss JJ Rongo. Yan, marami tayong pupunta ng mga panchier. So, maraming salamat sa iyo, Boss James. Actually, maraming magagaling na panchier dito dahil ang karera natin dito, hindi biro. So, bumalik lang tayo kay Boss James kasi tambak na yung messenger natin sa mga nag-request. So, maraming salamat sa iyo, Boss James, sa mga tinuro mo na tips, ha. Sana'y marami pang panalo na darating sa iyo sa mga Boss, breed mo. Walang PMPM, ha. Walang sekreto. Sekreto, ha. Punta lang kayo rito sa bahay at panood kayo ng Aklan Flyers TV. Lahat yan. Binanggit ko na lahat yan. So, kung may kulang pa, punta kayo rito. PM nyo lang. Maraming salamat sa iyo, Boss James. At alam nyo na, God bless.